Sa punto ito, makakausap po natin si Chief Superintendent Wilben Mayor, ang tagapagsalita ng Philippine National Police. Sir, so far, ano yung security situation, at least dito lang sa vicinity ng mga meeting areas? Rafi, so far, dito sa areas na binabantayan niya ng Security Task Force, naging maayos naman ang pagbabantay natin. Nakadeploy po ang ating mga forces, ready to respond po tayo. Meron lang kami na monitor ng mga rallies, do maliliit naman itong mga ito. Kahapon meron dalawa at kanina nga isa, dumaan kami ni mismo ni Chief na Philippine National Police, Police Director General Ricardo Marquez, at nag-inspect siya sa mga areas para makita niya mismo yung kung anong deployment, tsaka yung tinitingnan yung welfare ng ating mga police sa ground, not only yung food, shelter, pati yung mga ini-issue nating mga raincoats kung kinakailangan. At nakita naman niya na maayos naman initially. Sa ngayon, kanina, napadaan din kami doon sa Bendia. Merong mga grupo doon na nagra-rally at base nga doon sa pagtatanong ko doon sa lugar na kung ilan na ito mga ito, isang sabi nga nila is siguro mga less than 100 naman yung andun. But again, sabi ko nga ang papanuntunan po dyan ng Philippine National Police palagi, igagalang natin yung kanilang pag-i-express ng kanilang mga hinaing at pinapatupad po natin palagi ang prinsipyo ng maximum tolerance sa Pilipinas. Hindi nga po nabanggit yung maximum tolerance, pero beyond maximum tolerance na po yata yung pinapatupad nyo dahil somehow pinapayagan nyo mag-rally basta't huwag lang silang magulo at nandun lang sila sa hanay ng mga anti-riot police. Tama yun, Rapi. Ano? Sa atin naman kasi nire-recognize nga natin yung concern nila sa free expression. Isa, sabi nga ni chief, ng Philippine National Police is hayaan mo lang muna sila dyan na kumbaga hindi naman wala namang ginagawang trouble. So hayaan mo lang silang magsalita, mag-express ng kanilang mga opinion. Sa amin naman, sa polisya, andun pa rin yung pinaka sinusunod namin na restraint, yung maximum tolerance. Ano naman po yung status ng mga lubad na nandoon sa may Baclaran Church? We understand talagang closed off na yung area at may mga report na natatakot na raw kasi yung iba na parang nakakulong sila doon sa may Baclaran Church. Ano po yung status nila roon? Actually, Rapi, kung siguro kung titingnan mo, nandoon kanina ang kami, si Chief PNP. Nakabukas naman po yung gate po doon. May mga pulis po doon dahil part yun ng staging area ng ating kapulisan. Dahil dinadaanan po yun ng ruta ng ating mga convoys. So, strategic point po yun para maglagay po tayo ng mga kapulisan doon. But again, open up po yun at sabi nga, hindi mo pwedeng pagwawalan din kung ang mga ating mga kababayan ay magdaos ng mga rally as long as doon lang sila sa areas na hindi sila, of course, makakaapekto especially doon sa mga dadaanan o yung mga strategic na lugar na ang ating mga economic leaders, of course, ay dadaan. Of course, may mga restrictions pa rin kayo yung pinapatupad. Bawal magpalipad ng saranggola, bawal magpalipad ng mga drones. Ito yung mga bagay na talagang, kumbaga, walang negosasyon. Talagang bawal lahat yung mga yon. Yes, Rapi, yan ang pinapatupad natin. Dapat walang lumilipad base na rin sa panuntunan na no-fly zone. Sige po. Maraming salamat po, Chief Superintendent Wilben Mayor.